Welcome sa Pagkain Pinoy. Ang gagawin natin ngayon ay special bibingka. Isa doon sa mga pinakasikat na delicacy tuwing Christmas. At ito yung mga ingredients natin. 1.5 cup glutinous rice flour. Para po sa mga nagko-correct sa akin, hindi flour ang bigkas doon, kundi flour. Kapareho po ng bulaklak, flour, pero yu po yung binibigkas natin. Flour. Okay, so next is yung 1/2 cup plain flour. Then 2 tablespoon baking powder, 2 raw eggs, 1/2 cup water, 200 ml coconut cream, 1/2 cup sugar, 2 tablespoon butter, at para po sa toppings, 50 grams grated cheese, and 1 salted egg. Simulan na po natin yung gagawin nating bibingka. Okay, so ang una natin gagawin ay pagsasamahin natin yung dry ingredients. So gagamit tayo ng isang bowl at ilalagay natin itong ating rice flour. Then yung ating plain flour and baking powder. So haluin lang natin ito. Isabay na rin natin yung ating sugar. Okay, kapag na-mix na natin maigi, isa-set aside lang muna natin. Then gagawin naman natin yung ating wet ingredients. So para sa wet ingredients natin, ilalagay natin yung coconut cream. So, separate bowl. Gumamit tayo ng separate bowl. Yung ating melted butter. Then, yung ating 1/2 cup water. Okay. Then, itong ating egg. Ibibit natin siya. So, okay, so let's beat the egg. Ilagay lang natin sa ating wet ingredients, then haluin natin ulit. Okay, so balikan lang natin itong ating dry ingredients, then dahan-dahan nating ilalagay itong wet ingredients natin dito sa flour mixture. So haluin natin habang nilalagay natin. Okay, so nahalo na nating maigi itong ating butter. So isa-set aside na muna natin ito at asikasuin lang natin yung ating banana leaves. Okay, so ngayon naman, andito na yung ating molder. Dito natin i-bake yung bibingka. So gumamit lang muna ako ng tray para mas madali natin siyang ilagay sa oven. Lalagyan natin siya ng banana leaves. Nalinis ko na to at napandaanan ko ng konti sa apoy para hindi siya masyadong maging crispy. Madali natin siyang mabe-bend or gugupitin. So, i-line lang natin kung gano'ng kalaking banana leaves yung gusto natin. So, gugupitin ko siya. So, syempre, dapat bilog kasi bilog yung ating pang mold. Okay. So, ito. Ganito yung itsura niya. Hindi siya perfect circle. Pero, most likely, ganito yung gusto nating ma-achieve. Kasi, dito natin ilalagay yung ating bibingka. Okay. So, ito yung mixture natin. Ilalagay lang natin isa-isa yung ating mold. So, lagyan na natin. Okay, so about 1/2 cup lang each mold. So, depende syempre yan kung gano'ng kalaki yung gagamitin ninyong panghulma.
Then, lagyan natin ng grated cheese sa ibabaw. Okay. So, depende sa inyo kung gusto niyo ng maraming grated cheese. Put as many as you like. Okay. Lagyan lang natin yung extra. Next is yung ating salted egg. Hiwain lang natin muna yung salted egg. Okay. I think gagamitin lang natin dito is kalahati. So, or pwede ding yung isang buo. So, depende sa inyo kung gano'n yung kagusto yung salted egg. Okay. Ingatan nyo lang kasi baka may malagay na shell ng egg. Which is, hindi natin gusto yon. Okay. So, ito na yung bibingka natin. Pwede na natin itong ilagay sa oven. Pero kasi hindi pa tapos yung pagpa-preheat ko ng oven. So, mag-atay lang muna tayo. Okay? Ilalagay na natin itong ating bibingka sa oven. So, ibibake natin to for 20 minutes. Okay. So, for 20 minutes, babalikan na lang natin siya. By the way, sinet ko yung temperature sa 350 degrees Fahrenheit or about 170 degrees Celsius. Okay, so I think luto na itong ating bibingka. Okay, so luto na itong ating bibingka. Palalamigin lang natin ng konti, then itatransfer na natin siya sa isang plate. Okay, so itransfer na natin siya sa plate. Okay, so ngayon tikman natin yung ating bibingka. So, tatry ko siya. Which one? Okay, I'll try this. Tingin sure ng ating bibingka. Mainit-init pa. Masarap siya. Tama-tama talaga to para sa Pasko. So, I hope natuto kayo sa ginawa natin ngayon. So, once a week, magkakaroon tayo ng live. Stay tuned lang kayo sa Pagkaing Pinoy. Mag-subscribe din kayo sa website natin at www.pagkaingpinoytv.com. Thank you for watching. Please don't forget to share and subscribe for more upcoming Pinoy recipes. See you next time. Bye! Merry Christmas!